Yo, what's up? Shoutout sa mga nag-subscribe sa akin at maraming salamat na rin sa mga nanonood. Siguro naman may idea na kayo kung ano yung lulutuin natin ngayon. Pero sasabihin ko pa rin, magluluto tayo ng malupit na spaghetti. Itong spaghetti na to, most requested yan dati sa akin sa Andaan. Eh nakagawa ako ng ibang pasta. Yun, medyo natabunan na siya. Pero ano pa rin yan, lasang tutkal. Dahil lasang tutkal yan. So ito lang ingredients natin, sabihin ko ha. Meron tayong baka. Ano lang to? 80 pesos lang to sa Purgood ko nabili. Tapos itong chicken prank na to, CDO chicken prank. Tira to kanina sa almusal namin, pati itong ham CDO ham na sweet. Kailangan chicken hot dog, tapos ito yung sweet ham. Tapos meron tayong bell pepper. Ito, 5 pesos lang to. Ito, 3. Ito, 2. Tapos meron po tayong North chicken cube, Reno, Alaska, any kind naman ng heavy cream pwede. Tapos meron tayong Heinz tomato ketchup. Tapos syempre hindi mawawala ang ating Sprite. Tapos ito, itong nabili ko na 190, isang buo, binili ko na, nung nakaraan ko pa yung nabili, syempre ito rin, di makukompleto spaghetti pag walang cheese. Yung cheese na to, ito lang kasi yung available, kaya any cheese naman, pero ang ano ko talaga, gusto ko talaga Eden, pero wala eh. Okay na yan. So ayan po, no? Nakat na natin yung mga ikakat natin. Ito pong ham, ikakat natin siya ng dice. Tapos itong hotdog, naikat na rin natin. Itong sibuyas, ikakat natin ng maliit, yung bawang, pati itong bell pepper. So, tara, mag-umpisa na tayo. Ngayon, mainit na po yung ating kawali at mantika. Una natin gagawin, pipirituin po muna natin itong ham tsaka hotdog. Kasi oh, pangit naman pag yung lasa nung, isipin nyo yung ham tsaka hotdog nilaga mo, diba? Ito, pag prinito mo kasi ito, ma-i-enhance na yung lasa ng ano niya. Tapos sa huli na natin nilalagay. Prito lang natin siya ng konti. So ayan, lagay na rin natin itong hotdog. Sabay na natin siyang lutuin. Ayan po yung una natin gagawin. Yan, after ilang minutes, brown na siya. Dagdag flavor din kasi yan sa sauce natin. So ngayon, pwede na natin itong iset aside. Siguro yung hotdog natin, 7 pieces lang to, tapos yung ham, 4 lang. Pwede na yun. Kasi mga tira lang naman ito kanina sa almusal namin eh. Yung mantika ng pinagprituan natin ng hotdog, ay na din po yung gagamitin natin kasi yung beef natin, magmamantika pa yan. Pangit naman pag maraming mantika masyado. Lagay na natin yung beef natin. Lagay na natin ng asin. Tsaka ground black pepper. Ayan. Then gisa-gisa lang. Isa-isahin lang natin hanggang mawala na yung pagtutubig niya at pumalit na yung mantika. Ayun na yung pinaka malasang parte ng beef pag nagmamantika na siya. Habang ginigisa natin yung beef, lagyan natin ng konting bell pepper para yung aroma ng bell pepper kumapit na rin sa beef. So, tuloy lang natin yung gisa. Yan, okay na yung beef natin. Ngayon lamang mong luto na yung beef mo,
pag end, lumalabas na yung mantika nyo. Sinoasted natin siya ng konti para add flavor pa rin dun sa sauce natin. Ngayon, ilalagay na natin to syempre. Yung ating Sprite. Hindi siya mawawala sa ating ingredients. So, papakuloyin muna natin siya sa Sprite. Then, tatakpan muna natin. Kung makapansin nyo yung takip ko, liit at saka sira na, no? Kasi hindi naman talaga yung takip niya ni. Wala pa akong pambili. Alam ko yung takip na ito, 30 inch yata. Di ba, ali, pag medyo kumita tayo, bibili pa ako ng ibang gamit pang luto para maganda naman yung presentation ng ano natin. Pati siguro, bibili na rin ako ng kalan para di na tayo magluluto sa malaki. So, yan, no? Pakuloyin muna natin siya ng 15 minutes. Para lumambot yung nantodo yung beef. After 15 minutes, ayan na siya, oh. Malambot na po yan. Ilagay na natin tong North Chicken Cube. So magtataka kayo bakit chicken cube, beef yan. Kasi po, di ba pag nanonood kayo ng ibang cooking show, nilalagyan nila ng ano? Nilalagyan nila ng chicken broth. So, parang ito rin yun. Mas may enhance niya yung lasa nung sauce natin. Then, pag natunaw na, sundan na natin tong liver spread. Ito po. Mas magandang brand pag Reno. Kasi mas, ano siya eh, mas masarap siya. Based lang ha, based sa experience ko. Mas gusto mas trip ko yung Reno. So, tunawin lang natin, no? Yan po, pag durog na po yung ating ano, liver spread, buhos na natin itong heavy cream. Ito po. Any brand naman po pwede. Simutin lang natin. Halo lang po. Haluin lang natin. Pag nasa gantong stage na po kayo nung pagluluto nyo, yung apoy nyo po medyo ilalagay nyo na lang po sa meat. I-medium heat nyo na lang po. Kasi madali nang masunog yung sauce natin pag ganyan. Then isabay na po natin itong Heinz tomato ketchup. Ilagay na rin po natin. Bango. Yan. Ayan po yung dahilan ba't Heinz na ilalagay natin. Kasi yung Heinz po, mabango. So, halo lang po, no? Tapos ilagay na po natin tong prinya na sauce. Any kind of sauce naman po eh. Pwede yan. Yun no. Let's halo-halo the whole ingredients. Busy. Ano daw? So yan po no. Simutin natin para di sayang. Alam nyo po, hindi ko po nilalagay dito yung full ingredient kasi pagkatapos din naman po nito, yung timpla nyo rin po yung masusunod eh. Kasi ako nanonood din po ako ng mga cooking show, tapos pag ang ending, di ko rin susundin yung ano nila eh. So yun lang po, papakita ko na lang po sa inyo kung paano gagawin. Kaya hindi ko na po nililista yung buong ingredient. Ngayon ilagay na po natin tong bell pepper natin. Lagay natin siya. Tapos halo. Halo lang po ulit. Hinuuli ko po yung hotdog tsaka yung ham kasi naprito ko naman na. Kasi po yung iba, di ba, kalimitan na nag-spaghetti, sinasama nila sa pakulo yung hotdog. Ako hindi po kasi feeling ko, parang nilagang hotdog tapos sinausaw mo sa ketchup. Ganon. Kaya hinuuli ko na po siya. Halo lang po. Malapit na po tayo matapos. Konti na lang.
Habang iniintay po natin kumulo, tigla na po natin. Lagyan natin ng patis. Tansya lang po. Alam niyo naman tayo rito sa channel natin, puro tansya. Tansya is life eh. Okay, ano yan. Lagyan natin ng paminta. Lagyan din po natin ng Italian herb. Yan. Kung wala, okay lang din po. Then, lagyan po natin ng 2 kutsarang asukal. Kahit anong asukal, o sugar, o segunda, 2 kutsara lang po. Para matamis-tamis na. Para tumamis-tamis siya. Tapos, konting asin. Ayan po, asin. Kasalo lang po ulit. Yan, kumulo na po. Ilalagay na po natin tong hotdog tsaka ham. Siya po ang huling-huling nating ilalagay. Yan, halo lang po ulit. Ayan po, patapos na tayo. Titikman po muna natin. Yan. Para sa akin, sakto na yung lasa. Yung alat at tamis niya. Kaya sa alat at tamis, may kanya-kanya tayong range. Nasa inyo po yun kung paano nyo i-adjust. Pero kaya sa amin, sakto na yung gantong timpla. So, okay na po yung sauce natin. I-set aside po muna natin to. Ngayon, magluluto na po tayo ng pasta. Ayan po, pakuluin natin yung muna yung tubig. Yan, kumukulo na po yung tubig natin. Ilagay na po natin yung pasta. Bali sa pasta po, susundin na lang po natin kung ano yung nasa direction nung nakalagay dito. Kung paano luluto. Kung ilang minutes siya lulutuin. Tulad po na ito, nakalagay dito 10 minutes. Ayan lang po yung susundin natin para makuha natin yung al dente na texture ng pasta. Pasensya na po kayo sa kaldero ko ha, medyo maliit eh. Di bali po, bibili tayo ng mas malaki pag medyo okay na ang lahat. Ayan po, malapit na po maluto yung pasta natin. Lagyan lang po natin ng konting asin. Konting asin lang po. Para ma-absorb ng pasta yung alat ng konti. Tapos kung ano po, pag hinahalo nyo po yung pasta, sikwatin nyo po hanggang ilalim. Kasi dumidikit yan sa ano eh. Sa may ilalim. Yan po, no? Malapit na siya. Konti na lang. Para al dente. Ayan lang po yung matuturo ko sa inyong technique ngayon, no? Yung makatipid pero kakain kayo ng masarap. Hindi pa kasi tayo makaano sa labas eh. Makadiskarte sa labas kaya dito po muna tayo sa loob ng bahay. Sunod na lang po tayo sa utos ng gobyerno. Para safe. Para makabawas din po sa mga pasaway sa labas. Haluin nyo lang po ng haluin para naiwasan po natin yung pagdikit-dikit ng pasta. Tsaka para po pantay yung luto. So, unti na lang. Tapos, plating na ulit tayo. Then, kakain na. Ngayon, okay na po yan. Unti na lang. Tapos, chibog na naman. Yeah, boy! So, yan po. Okay na yung pasta natin. Kung napansin nyo po, hindi po ako naglagay kanina ng mantika. Kasi yung typical pong pagluluto ng pasta, pinagsasabay-sabay nila yung ilagay yung mantika, asin, tapos papakuluan nila. So yung akin po, sa huli ko ilalagay yung mantika. Konti lang po. Tignan nyo, konti na yung mantika ko. Konti lang. Yan. Saka po natin haluin.
Ginagawa po natin yan para yung pasta natin, kahit i-stock mo ng, kasi di ba minsan, nai-stock natin yung pasta natin bago tayo kumain. Para hindi siya matuyo. Kasi pag hindi nyo po ginawa yun, kung mapapansin nyo, natutuyo po yung ano, pasta, nagda-dry, nagdidikit-dikit, hindi na maganda yung texture. So ito po, pag ganyan, pag may mantika siya, napiprevent niya yung pagiging dry ng pasta natin. Pwede rin pong olive oil. Mas maganda ang olive oil eh. So, kaso nga lang, wala tayo nung yun. Kaya ano lang tayo, doon lang tayo sa pangmasa. So, haluin lang po natin. Yan. So, okay na po. Magpiplating na po tayo. Tapos, alam na. Chibog na naman. Thank you.